Mga beshi ko, good morning. Ayan. And today is July 28. 28 ba? 29 na pala. July 29. It's 3. Ayan, balik na rin natin. It's 3:56 in the morning. Ang aga kong nagising. Ang lamig kasi. Ginawa kong fan muna yung LA, ano, yung aircon. Ang lamig. So, andito ako ngayon sa I'm Hotel. So, we're staying here for a couple of days. Pero hindi ko alam because we're waiting for the result sa swab test namin. So, sa mga nagtatanong pala kung asan ako, andito ako ngayon sa Maynila. Naka-uwi na po ako. So, nag-quarantine ako dito sa I'm Hotel, which is sponsored by the OWA. Ayan. Hindi nasanay. Nasanay na wala ko sa aircon. Pero ngayon, bakit ang lamig-lamig ako? Sabagay, ang laki kasi ng ano kwarto. Ayan, mga kabeshi ko. Ayan, so later, mag-chika-chikahan tayo. Ayan, so thank you so much. And I arrived safely yesterday night. And then, ipapakita ko sa inyo yung mga pagkain na binibigyan nila sa akin, which is nakalagay doon, may schedule doon kung anong oras siya hatid. But we are not allowed to go outside. Ano lang siya, doon lang sa labas ng door. Kukunin lang namin, magdodorbe lang sila. Ayan, nilalamig pa din ako. Ewan ko kung bakit. Ewan ko kung makakatulog pa ba ako ulit kasi yung oras na ba. Magpo 4 a.m. na dito, pero laban lang. Sarap matulog. Natuligo kasi ako before ako natulog. Kasi nga, diba, galing tayo sa ibang lugar. So, kailangan natin tanggalin lahat ng mga bakterya, mga viruses na meron tayo sa katawan. Ayan. So, ngayon lang din ako nakatulog ng maayos for the past week. Kasi nga, ang daming ginagawa, ang daming pinaprior, ang daming kailangan matapos. So, ayan, duming na ulit. Ayan, so mga kabeshi ko, thank you so much for watching. For watching talaga, wala naman akong ginawang video. Later pala, gagawa ako ng ano, hotel room quarantine for a couple of days. Ayan, para makita nyo kung gaano kaganda yung pinag-istihan natin kabilang isang OFW, which is, this is really such a great opportunity pa atin. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa atin bilang OFW na pinabayaan ng mga employer na walang ginawa. Pero whatever it is, there's still a positive outcome. Though we're waited for so long, pero at least nilalamig ko din ako. Paano naman ang earth? Pero whatever it is, thanks God because we are here, we arrived safely, and the most important thing is yung results na negative. Ayan, para makauwi na tayo sa probinsya natin, sa Cebu, which is Cebu. Ayan, so, i-explain ko din sa inyo mga kabeshi ko, lalong-lalong sa mga uuwi at gusto pang umuwi kung ano yung mga proseso. Para pagdating nyo dito, mabilisan na lang, hindi na siya magtatagal kasi may iba. Nakikita ko kasi sa mga kasamahan ko doon na yung mga hindi nakapag-fill up ng Red Cross online kasi di ba may QR code yun, so that's really very important if you have those, if you fill up the form at that form online, makikita mo naman yung description. Ilalagay ko kaya yung description link para if in case that you are going to go home. Ayan, para makapag-fill up kayo agad. And then, kasi nga, yan yung gagamitin nila para ilalagay nila dun sa likod ng passport mo. And then, may number dun na nakalagay dun. And then, andun lahat ng mga files mo, yung sa swab test mo, din nila ibang. Doon nila pagbabasihan yung numero na yun. Ayan. Higa-higa lang muna tayo. Kasi maaga tayong nagising. Yung meal pala namin kagabi, ito pala siya. Oo, yan si Wendy's. Yan yung binigay nila sa amin.
Tapos may libre din kano. May libre din ditong ano, Wi-Fi, so don't you worry. Kasi nga, nung dumating ako dito, wala talaga akong SIM card. So, sa mga walang SIM din dyan, okay lang siguro at least. Kasi nga, though, hindi ko alam. Kasi lahat ng mga contact na nilagay ko is contact ng kapatid ko. So, dun sa kanya manggagaling lahat yung mga contact. Pero meron naman akong email ad. So, yung test result pala ng Red Cross, dun makikita dun sa email ad mo. Yan, so importante din na kapag nag-fill up ka ng form sa Red Cross, dapat may email ad ka kasi mostly sa mga kasama ko na kasabayan ko na umuwi is wala silang email ad. Ayun, so ginawa namin, gumawa ko, sabi ko gawa ka kasi hindi pwede akong gumawa kasi kailangan alam mo kung ano yung email ad na na-approvean. Diba kasi minsan mamimili ka ng 3 choices yung kung anong gusto mo. So, yung gumawa naman sila. Kasi kung wala kang Red Cross, yung QR code, it would really take time for you to stay longer dun sa swab test. Kasi doon nila pagbabasihan. And then, I will also inform you those sa form na finilapan namin doon sa loob ng eroplano. As in, sobrang dami. Umabot siya ng mga 5 form. Ayan, so may picture ako doon, so i-inform ko kayo kung ano yung mga gamit doon. Pero as of that time, so inform ko yung the whole thing para hindi kayo, i-guide ko kayo. I-guide. This is only for my experience because I am an OFW and I'm already here in the Philippines and this is my day one na ba? No, it's not that day one kasi nga. 7 PM pa lang yesterday, July 28, na ako dumating dito sa hotel. We waited for almost 6 hours in the NAIA Terminal 2 just for them to give us the accommodation, the hotel room. The process, it takes almost 6 hours because we arrive in the NAIA International Airport Terminal 2. It's 1 o'clock p.m. And the top process, it takes so long. But you need to be patient. Ayan, so yung sinasabi nila na ano talaga, magdala ka ng mga ano, konting chuba-chuba, yung mga abubot, yung mga tawag doon, mga biskuit. Ayan, you need to bring that one for ano, para matugunan yung mga gutom ng iyong kalamnan. Gutom ng iyong kalamnan. Ayan, so, okay naman siya. Maganda. So, as I promise, bibigyan ko kayo ng quarantine hotel room. Pero if you fix ko muna, but today it's too early. Because it's still 4 o'clock in the morning. But nilalamig kasi ako, kaya nagising ako ng maaga. So, actually, maganda siya. Ayan, ang pating facility. Ayan, so samahan niyo ako sa journey ko while I am still here and waiting for the results. So we are going to have this kind of vlog. And then if you want to ask something for me, just comment down below. And then I will try my very best to answer all your questions, mga kabeshi ko, kasi nga may mga nagtatanong pa din. Ayan, so any questions with regards about this quarantine, the process that we are going to do in order for us to go home safe and sound. Ayan, so actually thank you so much pala sa mga nakilala sa akin doon sa King Khalid International Airport doon sa Riyadh. Kasabayan ko siya sa flight. Sabi niya sa akin, familiar ka sa akin. Parang ikaw yung vlogger. Ayo, sabi ko, oh, ano na panood mo doon? Sabi niya, yung mga ganap-ganap mo, yung mga chika-chika mo, gumanon siya sa akin. At tawa ko lang sinabi niya, pero hindi ko nakuha yung name niya. So, ayan, thank you so much. Ate, ayan, sabi niya sa akin, thank you ha, kasi nga, sa panunood daw niya ng video niya about sa ganito, about dun sa ticket, yan. Nagkaroon daw siya ng idea at nakauwi siya. Ayan. Shout out pala sa iyo. Hindi ko alam yung pangalan mo, but at least ang ganda sa pakiramdam na sinabi mo na
at least thank you kasi nga doon niya nalaman daw, doon niya na nakita, napanood yung video ko about doon. Ayan, so thank you so much. Ayan, magkasabay pa kami sa flight, but pero hindi ko alam kung anong seat number niya. So ayan, so thank you. Hopefully kung asan ka naman, asan ka man ngayon at anong hotel ka, hope you are safe and have a great day and enjoy your stay. And after a couple of days, sana makauwi na tayo and then the test would be negative sana. Ayan, para makauwi na tayo sa pamilya natin, sa kanya-kanya pamilya. Pero the ayan, baya po yung mga gusto pumunta-uwi ng yung mga OFW na taga Cebu. Ayan, i-inform ko din kayo kung libre ba siya or may bayad ba. Ayan, so that's it for today mga kabeshi ko. Ayan, so if you have any questions with regards about my ano dito sa quarantine ko, ayan, so you are free to ask, just comment down below. I try my best and sinabi ko na ito ha. So thank you so much for watching mga kabeshi ko. So if you're new to this channel, please don't forget to like, comment and share this video to your friends. Ayan, mag-subscribe din kayo and tap the red bell button para updated kayo sa next 2 videos para ma-notify kayo. Ayan, so that's it for today mga kabeshi ko. Have a great day and thank you. Goodbye.